Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Receive with favor, O Lord, we pray, the offerings of your people, that while they profess with devotion and faith, may be theirs through these heavenly mysteries, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is still right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For when your children were scattered afar by sin through the blood of your Son, in the power of the Spirit, you gather them again to yourself, that the people form as one by the unity of the Trinity, may the body of Christ in the temple of the Holy Spirit, mine to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the church. And so, in company with the choirs of angels, we praise you and we joy. We proclaim.
You are indeed holy, O Lord, the fountain of all holiness. Make holy, therefore, these gifts we pray by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that it may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Mystery of faith. Resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, you be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring it to the fullness of charity, together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be called to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Receive the blessings of God's generosity and forgiving.
Deliver us, Lord, from every evil. Gracefully grant peace in our days, and by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Thank you.
Please all kneel. Prayer against the death penalty. Father, source and giver of life, we lift our hearts and voices to you. Help us to build a society that truly chooses life in all situations. Let our response be, Lord, heal our pain. For those experiencing pain and anguish because of violence and crime, for perpetrators and victims of atrocities who both struggle with anger and hatred, for our broken world and chained by the desire for revenge, for our wounded society misled by the illusion that one must take life in order to defend it. Let us say together, help us to make peace. For a country tempted to accept violent revenge. For the conviction to recognize and uphold the dignity of all people. For the wisdom to see poverty, injustice, and lack of educational and employment opportunities as likely causes of criminality. For guidance and compassion in addressing the pain of both victims and perpetrators of wrongdoing. For the fortitude to find solutions that protect the dignity of all people and bring about true reconciliation. For the inspiration to renew society on the basis of love and restorative justice. Let us pray. Father of compassion, you let your rain fall on the just and the unjust. Give us a heart like yours, so that we may love as you love, even those who have caused us pain. There is in our land a cry for vengeance, and a move to fill up their throats and kill offenders. But this guise is a call for justice. Let true and lasting justice spring forth. Jesus, our brother, you suffered execution in the hands of the powerful, but you did not let hatred overcome you. Help us to reach out to victims of violence, so that our enduring love may help heal their wounds. Holy Spirit, Lord and Giver of life, you strengthen us in the struggle for justice. Help us to work tirelessly against state-sanctioned death and to renew society in truth, justice, love, and respect, so that violence will cease and peace may prevail. Amen. O Mary, Mother of life, protect the Filipino people from the forces of death. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, St. Paul the First Hermit, St. Martin the Porres, graciously raise up, O Lord, those you renew with this sacrament, that we may come to possess your redemption, both in misery and in the manner of our life. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Announcement, calling all PREX graduates. There will be a PREX grand reunion on Saturday, October 14, 2017, at Christ the King Parish. Registration starts at 7 o'clock a.m. and there will be a mass at 9 a.m. to be celebrated by Bishop Buenaventura Pamadico as the celebrant. So para po natin i-update para po sa ating mga expenses sa linggo ito, medyo malaki ako kasi bumili po tayo ng dalawang blower. Ito po ang dalawang ito. Sana na para po mapalamig natin yung panahon. Kaya sabi ko, bakit hanggang ngayon may mainit pa rin? Ano niyo kung bakit?
kasi nakasarado pa rin yung sa inyo diyan, may bintana kayo, no? May nakasarado yung inyong mga bintana. Ito po kaya nilagyan ko ng blower, kasi mula po doon hanggang dito sa pinaka likod ng altar, wala na po rito exhaust, no? Kayo may bintana, kaya sabi ko palagyan ng blower ito para makadagdag sa lamig, kasi kahit ako kasi umiikot yung electric fan, ay umiikot lang din yung hangin dito. Kaya kinakailangan natin ng hangin sa labas. So, sana po yung ating mga bintana ay palagi natin binubuksan. Noon pa man din, sinabi ko na huwag kayong mahiyang magbukas ng bintana. So, ngayon po, napag-nilay-nilayan ko na siguro mag-assign na tayo ng magbubukas ng bintana, no? Titingin na magbubukas ng bintana bago magmisa at magsasara ng bintana pagkatapos ng misa, no? So, sabi ko, yung mother, father, at saka the intercessors of Holy Communion, no? So, kayo na may naunang dumating dito. So, buksan na lahat ng bintana, no? Kasi yan po ay natural ito, kasi hindi ho natin kaya yung hangin na magagaling lamang sa pintuan. No? So, ganoon na lang po yung gagawin natin. Lay ministers of Holy Communion at saka Mother Butler Guild ay bago magsimula ang misa, bubuksan niyo ang bintana. No? Pagkatapos ng misa, ay di isasarado niyo yung bintana. So, kayo naman ay marami. Nakaunti naman yung ating mga bintana. Pero sa luwaw, kaya tayo magpadagdag dito kasi wala akong bintana rito. Bagaman kung pinalagyan po natin ng plywood dyan, na nilagyan ng wallpaper ng ating mga laborers of Holy Communion, so sila po nag-wallpaper niyan. Nag-expert na ho yan sa paggawa ng wallpaper. Yan po yung mga lay ministers of Holy Communion po yung tumulong sa amin dyan. So, eh, bago ko natin lagyan yan, talaga akong sarado na yan. So, hindi lang ko natin ngayon sinarado yan. Matagal na akong sarado yan. So, kaya naglagay ko tayo ng dalawang blower. Kaya po, medyo mabigat yung aking expenses ngayon, kasi yung isang blower na ito ay halos 9,000, no? Ang halaga. Ang ating pong punto ay sana po ay para maging komportable kayo, no? Kaya yung aking panyaya, kapag nakita niyo yung sarado at inyong bintana, buksan ninyo, no? Kasi remember, ang gusto ng Diyos rin, magaan, no? Magaan. Magaan yung ating kalooban, no? Kaya huwag natin pabigatin. And we have to help one another. Kaya po natin pinapaisin yung ating simbahan, no? To make yourself also na magkaroon ng kagaanan ng kalooban. So ang ating gastos po para po sa linggong ito ay umabot po ng 43,719.20 para po sa materyales, no? Ang labor natin para po sa amin na araw, sa apat na trabahador, ay umabot po ng 10,500. So, 43,719.20 plus 10,500 equals 54,219.20. Pero tayong deficit last week ng 2,621. So total of ating pong gastos ngayon ay 56,840.20. Ang mga pumasok po sa atin ngayong linggo ito, MMG, 5,000. Anonymous, 1,000. Dennis and Lily Elon, 3,750. Anonymous, 3,500.
Area 3 Black Rosary, 2,500. Negona Ila, 500. Total of 18,250. 18,250 minus 56,840 and 20 centavos. Ang ating po deficit. Ang ating po deficit ay 38,589 and 80 centavos. So medyo malaki po yung ating deficit. Hindi pa po tayo tapos. Hindi pa po tapos na lagyan ng ground ang lahat po ng ating flooring. Pinapaayos pa po natin yung ating hagdanan at saka yung bahagi pa po rito. Nais po natin na malagyan din po ng tiles itong ating mga ito pong ating mga pinaglalagyan ng mga santo, no? So ipanalangin din po natin na maisa katuparan natin at maayos natin yung ating pong pamparokyang simbahan, no? At medyo lalagyan din po natin ng yung pong ating kasimbukong dyan po sa pagpasok natin ng ating simbahan, yung pong hagdanan. Medyo tumutulo po kasi yan. Siguro po gawa ng pagubuhos. Medyo naputol yung pagubuhos. So kaya po may tumutulo. So lalagyan po natin ng polycarbonate sa itaas para huwag masyadong maglalagay na ng tubig sa ating hagdanan. Mga minor repairs, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating pong proyekto at sa ating pong programa. Kasama na rin po rito yung ating Bantay Kalusugan. Sa darating na October, ay meron din tayong Bantay Kalusugan. So meron pinapamanikan yung papel, no? Yung ating po blood camp. So lalong-lalo na po yung medyo may edad na, ay ang ating patron ay patron ng mga may sakit at nangalaga sa mga may sakit. Alagaan din natin yung ating sarili, yung ating kalusugan, huwag natin pabayaan. So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Isa po para paalala, para po sa COMPIL sa October 21, ang seminar po ay gaganapin sa September 30, October 7, October 14, sa ganap na ika-isa ng hapon. Dali lang po ang Xerox copy ng baptismal certificate. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and ask for God's blessing. Purify your faithful both in body and in mind. Lord, we pray so that leveling the compunction you inspire may be able to avoid harmful pleasures and ever feed upon your delights. Through Christ our Lord. Amen. May the Almighty God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy of our God. Thanks be to God.